First, let's discuss what they had to leave behind to follow Jesus. Ano mga kinailangan nilang iwanan, talikdan, upang sumunod kay Jesus? Maalala po natin ang kwento tungkol dito sa isang babaeng Samaritana. This Samaritan woman who was fetching water at 12 high noon. Alas 12 ng tanghali ay umigib ng tubig sa balon. Siguro nga ay napakalalim ng kanyang pangangailangan, napakatindi ng kanyang pangangailangan sa tubig. Kaya tanghaling tapat, ang init-init, desert country, you would leave your house to go to the well. And usually, hindi naman yan malapit. Mayroong mga ibang iniisip na dahil ang babaeng ito ay namumuhay sa kasalanan at umiiwas siya sa mga chismosa doon sa village, eh tanghaling tapat siya umiigib kasi yung mga ibang babae, umiigib sila habang madaling araw, habang hindi pa mainit yung sikat ng araw o kaya sa dapit hapon kung saan malamig na. Subalit ang babaeng ito, tanghaling tapat. The need must be very great. And then the Lord Jesus Christ sat by that well. Eh alam niya naman, kilala nila yung sa mga kasuotan, sa accent, nalalaman na the Lord was a Jew and this woman was a Samaritan. Alam niyo po yung mga Jewish people and the Samaritans were never in good terms for hundreds of years sapagkat yung mga Samaritans nakipag intermarried sila with foreigners and so this very and very tribal-centered Jewish people looked down upon them. At hindi nila binibigyan ng gaanong pagpapahalaga yung mga Samaritans. And the Samaritans were in likewise the same mood sa kanila pong pakikitungo sa mga Israelites. At sabi bigla ng Panginoon, dun sa babaeng umiigib ng tubig, sabi niya, bigyan mo ako ng tubig na maiinom. Nagtaka ang babae. Sabi niya, paano kita bibigyan ng tubig na maiinom? May isa kang Jew, ako'y Samaritan. Hindi mo ba alam na hindi naman tayo friends? Something like that. You know, this woman was emphasizing the difference. But what did she leave behind? Matapos silang magkwentuhan, matapos silang mag-usap, napagwari, natanto, na-realize, naalaman ng babaeng ito kung sinong kanyang kaharap, na hindi ito ordinaryo, na ito na marahil ang tagapagligtas, ang Mesaya, ang Kristo, na hinihintay nilang lahat. Kaya ang sabi sa John 4:28, matapos itong ma-realize, then, leaving her water jar, the woman went back to the town. Yan po ang sinasabi ng John 4:28. Then, leaving her water jar, the woman went back to the town. Iniwan niya yung kanyang tubig na siyang sanhi ng pagpunta niya dun sa balon. At anong ginawa ng babaeng ito? Nagpunta siya sa mga tao. Sinabi niya, meron akong kausap sa tabi ng balon. Sinabi ang lahat ng aking mga kasalanang ginawa. Alam ang buhay ko, samantala ngayon ko lang siya nakita. Sabi niya, ito na kaya ang hinihintay nating tagapagligtas. At alam natin ang kasunod na nangyari, ang mga tao ay sumugo dun sa may balon at sila ay tinuruan ni Jesus at nakiusap sila na ang Panginoon ay doon na mag-overnight, magtagal pa ng konti at sila'y nagpaturo ng nagpaturo. Dahil sa testimony ng babaeng ito, na nung una, skeptical, negative, malayo ang loob kay Lord, dahil sa kanyang patotoo, ang isang buong baryo or village and a lot of people knew Jesus. Subalit anong kanyang iniwan? Number one, ang kanyang water jar. The woman left her water jar behind. Bakit niya iniwan ang kanyang water jar? Dahil alangan namang puputesa sa mga tao, ang dami-dami niyang tuturuan, eh ang kanyang inaasikaso ay magbuhat ng isang mabigat na banga na puno ng tubig. Abala yon sa kanyang paglalakbay. Abala sa kanyang misyon. Abala sa kanyang pagmamadali. At syempre, hindi lang yon, dahil si Lord humihingi ng tubig, as a courtesy, iniwan niya ang kanyang banga para ang Panginoon ay makainom. This water jar could mean many things. It could mean also and be equated with domestic duty and household routine. Anong iniwan ng babaeng ito para siya makapaglingkod? Iniwan niya yung kanyang domestic duty. Siguro, merong maliligo sa bahay. Siguro, kailangan niya ng tubig. Siguro, magluluto siya, maglalaba siya. Kung ano man ang gusto niyang gawin, kailangan niya yung tubig. Kung hindi, bakit naman siya lalabas ng bahay ng 12 o'clock high noon kung hindi na kailangan? Subalit, ito'y iniwan niya. What else did she leave behind? She left behind an urgent task. Urgent to get water. And also, she left behind her social bias. Dati ayaw niyang painumin si Lord dahil sabi niya, magkaiba naman tayo ng tribo, hindi naman tayo magkakaibigan, bakit kita
pagbibigyan, bakit kita paglilingkuran? But all of that she left behind when she left her water jar. Kaya sa John 4:9, sinabi dito, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ?" Kung dala-dala niya yung mabigat na banga, hindi siguro siya makakapunta sa maraming lugar at hindi magiging mabilis. Kaya iniwan niya yon. And what else did she leave behind? Her selfishness. Na kanya lang yung tubig na ina kanyang sinasalok. Sabi niya, paano kayo makakakuha ng tubig? May pansalok ba kayo? Yun ang una niyang itinanong nung una. Subalit ngayon, ibinigyan niya yung tubig na kanyang sinalok. Ano pa po? Baka nga hindi pa siya nakakakuha rin ng tubig. Hindi naman clear ang istorya. Basta iniwan niya yung jar. Sapagkat nagkaroon siya ng urgent business. Mas urgent, mas important kesa doon sa una niyang pakay. Iniwan niya ang kanyang unang agenda dahil nagkaroon siya ng mas mahalagang agenda. Yan ang istorya niya. Meron pa pong isang lalaki. Isang mayamang lalaki na lumapit sa Panginoon. Sabi niya, ano po ba ang dapat kong gawin para lalong malapit sa inyo, para ako'y maging godly, etc., etc. Sabi niya, Lord, sundin mo ang mga commandments. Actually, isang uri ng sagot yun na tinetest siya. Hindi naman sinabi ni Lord na para ma-save ka, sundin mo yung commandments eh. Tinitingnan ang puso ng tao. Sabi niya, lahat po yan, nagawa ko na. Yun ang sagot. Kaya ang sabi ni Lord, gusto mong maging godly? Sige, sundin mo lahat ng mga commandments. Kasi nga ang mga taong ito ay self-righteous. They think that by doing this and not doing that, by wearing this and not wearing that, by eating this and not eating that, sila ay nagiging makadiyos. Kaya sabi ni Lord, gusto mong maging makadiyos? Gusto mong sumunod sa akin? O sige, obey the commandments. Sabi niya, nagawa ko na ho lahat yan. Kaya naman ang sinabi ni Lord, ganun ba? Bueno, sabi niya sa Matthew 19, 21 to 22, Jesus answered, "If you want to be perfect, go, sell your possessions, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then, come, follow me." When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Ang gusto niya maging disciple ng Panginoon, sumunod kay Kristo. Sabi ni Lord, sige, gusto mo? Sundin mo lahat ang commandments. Sabi niya, ay, tapos na ho ako dyan. Kasado na ako dyan. So, lalong bitines ni Lord, ganun ba? Kaya alam niya naman ang ibig sabihin ng commandment. Love your neighbor as yourself and love God. Ganun lang naman ang commandment eh. Love God and love other people. Lahat ng commandment, pag pinagtumpok-tumpok mo, yun lang ang ibig sabihin nun. Sabi niya, you are so loving. So, mahal mo pala mga tao. Nagawa mo na yung mga commandment. Mahal mo ang Diyos. Gusto mong sumunod sa akin. O, sige. Ibenta mo lahat ang iyong mga ari-arian, ipamigay mo sa mga mahihirap lahat ang pinagbilan, at pag nagawa mo na yan, sige na, halika na, sumunod ka na sa akin. Hindi sumunod ang lalaki. Umuwi siyang lulugulugo. Umuwi siyang malungkot dahil ang yaman-yaman niya. Kung siguro naging mayaman-yaman lang, ang yaman-yaman. Kita niyo naman ang Tagalog, inuulit-ulit, walang naiiba na ang meaning. Pagka yaman-yaman niya, hindi niya nagawa. Kung konti lang sana yung ari-arian, pwede na niyang gusto niya, goodbye, I don't lose a lot. But he had to lose so much. So in other words, tama yung test sa kanya ni Lord. Hindi naman talaga niya sinusunod yung commandments. Kasi bakit hindi niya maipamigay ang kanyang mga kayamanan sa mahihirap kung talagang mahal niya ang kanyang kapwa? Baka nga kaya to yumaman, baka sobrang wais. Baka maraming naisahan at na 1, 2, 3. Baka ang mga sweldo ng mga tao niya hindi man lang minimum wage. Baka naman pinapautang niya ng sobrang mga tubo ang kanyang kinikita. Baka naman ginigipit niya ang mga tao. Baka siya ay nag-hoarding. Baka nagba-black marketing siya. Baka mamaya sinasamantala niya ang pangangailangan ng mga tao. You don't know. Baka may kinamkam siyang ari-arian ng iba. May mga kapatid siyang dinaya sa mana. Kaya dumami ng dumami ang kayamanan niya. Kaya sabi niya, nasusunod ko na po lahat ang commandment. Wala akong problema dyan. Kaya nung sinabi ni Lord, ganun naman pala. O di sige. Ibenta mo lahat ang kayamanan mo at ibigay mo sa mahihirap. Tapos sumunod ka sa akin. Malungkot siyang umuwi. Alam niyo kung ba't siya lumungkot? Mas pinahalagahan niya yung kanyang kayamanan kesa kay Lord. So what did he have to leave behind so he could follow Jesus? His wealth and his possessions. And that hindered him. Hindi po natin dapat i-misinterpret ito eh. Na para ka sumunod sa Diyos, dapat mahirap ka. Na mahirap lang ang welcome, at kung mayaman ka, itapon mo sa ilog pasig ang iyong mga kayamanan para kasundin ng Diyos. Ang pinapatanggal sa kanya ni Lord
his wealth and possessions that hindered his holiness, that hindered his journey unto perfection, that hindered his followership. Hindi masama ang kayamanan, subalit ang kayamanan na nagiging Diyos o Diyos-Diyosan. Ang kayamanan na para lang natin makamit ay lumalayo tayo sa Diyos. O ang kayamanan na para natin ma-maintain ay mananatili tayong malayo sa Diyos, yun ang dapat i-give up para makalapit sa Diyos. Pero kung nakakalapit na kayo, mayaman pa kayo. At yung kayamanan nyo hindi nagiging sagabal sa paglapit nyo, edi mabuti, you have the best of both worlds. Hindi natin dapat ito i-misinterpret that the Lord is anti-wealth or anti-possessions. Yun nga mga hindi nagkakaroon ng tubo, hindi kumikita, hindi masipag, pinapagalitan ni Lord. Because the Lord likes us to make wealth. But not at the expense of our spirituality and not at the expense of our personal relationship with Him. So what did He have to leave behind? Para sumunod kay Lord, wealth and possessions that stood on the way to holiness. Mga kayamanang sagabal sa kabanalan. Ano pa? Ang mga Egyptians, in-enslave nila ang mga Israelites for hundreds of years, alipin ang mga Israelita doon sa lupa ng Ehipto. Anong ginawa ng Panginoon? Sila ay pinalaya. At anong kanilang kailangang talikuran para makarating sa Promised Land? Egypt. Sabi sa Amos 2:10, I brought you out of Egypt, and I led you 40 years in the desert to give the land of the Amorites. Ang Panginoon mismo, sa pamamagitan ni Moses, ang nanguna sa kanyang mga anak para ang mga anak niya na ito ay makaalis sa Ehipto. May Promised Land na pupuntahan, pero bago mapuntahan yon, kailangang talikuran, iwan ang Egypt. Hindi po madaling iwan ang Egypt kung kayo'y sanay na. Lalo't kung ilang generations na ang nandon. By the time the Exodus happened, it is estimated that the Israelites would have been in Egypt for about 400 to 600 years. Ganun na katagal, generation to generation to generation. Although the slavery came later. Hindi naman sila slave agad eh, kasi dati favored sila doon. Dahil minahal nung Pharaoh si Joseph, dinala ni Joseph ang kanyang lahi sa Egypt. Favored sila, maganda ang treatment, magandang lupa ang ibinigay, until there was a new dynasty, nagpalit ng power, nagpalit ng head of state, yung dating mga favored, biglang nag-fall out of favor, doon naging slaves ang mga Israelites. So hindi madaling talikuran ang Egypt. Why not? Meron po kaming dating kasama sa bahay, taga malayong probinsya. Sabi ko sa kanya, anong dahilan? Bakit ka pumunta rito? Yun naman pala ay meron kayong mga bukid, meron naman pala kayong sinasaka, meron naman pala kayong buhayan. Sabi niya, kasi yun, nabalitaan namin marami ditong ilaw. Kupuna yung brownout nga dito eh. Although marami nga namang ilaw, lalo pagka nakita mo yung tabi ng bay o kaya ay doon ka sa may Antipolo, tingnan mo yung Metro Manila, ang dami nga namang ilaw. So ang ganda-ganda daw kasi ang dami-daming ilaw. Yan ang dahilan. Alam nyo, in much the same way, ang Egypt ganun. Egypt was looked up to as very advanced, very developed, at very cosmopolitan. May mga embassies doon, yung mga major countries and empires and kingdoms. And Egypt was the most advanced civilization at that time. So anong nangyari? Hindi rin naging madali para sa mga Israelites na umalis sa Egypt. Kahit pa nga slave lang sila doon. At lagi nilang iisipin na bumalik matapos silang palayain. Sa Exodus 30 and 17, when Pharaoh let the people go, God did not lead them on to the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. Ang Panginoon mismo, sila nagsasabi, baka pag nahirapan ito, pagka nanganib na mapagyera sa mga dadaanan na shortcut, baka mga takot, baka manghina ang loob, ay magbalikan sa Ehipto. Kaya pinadaan sila doon sa malayong daan, pero mas wala namang masyadong maraming panganib o kaaway. Ano pa? Tuwing na lamang nagkakaproblema sa desert, tuwing walang mainom, tuwing mainit ang araw, tuwing malamig ang gabi, at tuwing sawa na sila sa kanilang kinakain, ang laging mga ginagawa ng mga Israelites, nagre-rebellion, sinipintasan si Moses, nilalabanan, at nagbabanta, nababalik sila sa Egypt. Sa Numbers 11, verses 4 up to 6. The rabble with them began to crave other food, and again the Israelites started wailing and said, if only we had meat to eat. We remembered the fish we ate in Egypt,
at no cost. Also the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic. But now, we have lost our appetite. We never see anything but that manna. Kita ninyo itong mga Israelites, walang makakain, about 2 million of them in the desert. Ang ginawa ni Lord, nagpapaulan siya ng mana araw-araw, yung ginagawa nilang tinapay, ginagawa nilang pagkain. Tapos reklamo sila ng reklamo. Sabi nila, mana in the morning, mana in the afternoon, mana in the evening, nakakabor na, sawang-sawa na kami. Namimiss na namin ang mga bawang, sibuyas, at mga kung ano-ano pa, mga pipino. Mabuti po sa Egypt, masarap ang pagkain. Pero hindi nila naaalala na slave sila doon. So what did they have to leave behind? Slavery. Slavery. People have to leave their slavery, their slave status, in order to be free, in order to go to the promised land. That's what they had to give up. Komportable na sila, pero kailangan muna nila magpunta sa promised land. Mahirap-hirap. In fact, mahirap. Ano pa ang mga pwede nating tingnan ng mga tao sa Biblia na may kinailangang iwan? Whether iniwan nila or not is another story, pero malinaw na kailangang iwan nila yon para sila malapit sa Diyos. Sa Matthew 4:18 to 22, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." At once they left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. So ano mga iniwan ng mga taong ito? Nets, boat, pati tatay, naiwan. Siguro yung tatay ayaw sumunod o hindi na imbita. At bakit naman nila iniwan ang kanilang nets and boats? Alam na naman na mag-evangelism ka, barrio to barrio, city to city, may dala kang bangka. Eh di syerto yun. Mabuti sana kung laging tubig ang pupuntahan. Ba't nila iniwan ang mga lambat? Eh di ang bigat-bigat nun. Alam na namang dala-dala nila yun. Eh hindi naman sila manging isda. They were to be turned from fishermen to fishers of men. Kaya kinailangan nilang iwan. Para sa isang mangingisda, madali bang iwan ang kanyang lambat at bangka? No. Hindi yun madali. Tapos kasama pang maiwan yung tatay. Hindi lalong hindi yun madali. Para sa mga sanay na sa Egypt, madali bang umalis sa Egypt? No. Para sa isang mayaman, madali bang talikuran ng kanyang kayamanan? No. Para sa isang babaeng napakahalaga ng tubig to the point na alas 12 ng tanghali, iigib siya, madali bang iwan ang kanyang banga para ipamalita na nakita na niya ang Kristo? No. But all of these people had to leave something behind. Ano pa po? Sa Luke 9:59 up to 62, he said to another man, "Follow me." But the man replied, "Lord, first let me go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Still another said, "I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family." But then again, of course, sabi ni Lord, hindi na yan, lakad na, tigilan na yan. So what did these people had to leave behind? Sa biglang tingin, the other man had to leave behind his duty to bury his dead father. At yung isa naman, he had to leave behind the sentimentality and the correctness of saying goodbye to his family. Marami tuloy tao nagsasabi, ano ba naman to? Parang anti-family yata si Kristo. Bakit naman yung tao maglilibing ng kanyang ama? Eh, sinabi ng huwag mo nang ilibing, sumama ka na sa akin, hayaan mo na yung mga patay ang maglibing sa patay. Kasi ang ibig sabihin naman ni Lord doon, yung mga taong buhay, buhay lang ang katawan, patay din naman ang espiritu dahil wala ang Panginoon sa kanilang puso. So pareho lang sila nung patay na taong patay ang katawan. Pareho lang silang patay. Kaya sabi ni Lord, let the dead bury their own dead. But the point is, we've got to understand the tradition. That the Lord was asking them to leave behind not a dead father, not a family, but excuses. Why? In the tradition of the East,
especially dito sa lugar na ito, kasabihan na lang ng mga tao, pagkaayaw nilang pumunta, eh patayo ang tatay ko, ililibing ko muna. Pero ang totoo, walang patay. Kunwari lang yun. Para bang yung tayo, pupunta ka mabukas? Sige, iisipin ko, titingnan ko. Pero sa lulod mo, hindi ako pupunta doon. Kunwari titingnan, pero hindi naman talaga. Kasi ang mga oriental people, ayaw natin diretsyong mag-no. We have a very polite culture that we don't want to be very direct, especially if it would hurt people, or we're going to reject what they want, or what they're offering, or what they're asking for. So sabi naman, eh, ililibing ko muna ang tatay ko. Yung isa naman, oho, sasama ako sa inyo. Magpapaalam lang ako sa pamilya ko. Naku, pag pinagpaalam mo yun, hindi na yung babalik. Parang marami mga katulong, magbabakasyon lang ho ako sa amin. O kaya may sakit ho ang nanay ko, o namatay ang lola ko. Naku, huwag mo nang asahan, babalik pa yan. So ang sabi ni Lord, let the dead bury their dead. Hindi siya nagiging insensitive to family sentiments. Alam niya, kunwari lang yun. Sabi niya, magtigil ka. Halika na. Huwag ka nang magbigay ng kung ano-ano pa mga excuses. So what did they have to leave behind if they wanted to follow Jesus? Excuses. Nakakalungkot po ang dami mga needless sacrifices ng maraming missionaries na ginawa dahil sa dalawang kwento na ito. Na talaga namang literally patay yung tatay ni hindi makikipaglibing dahil pupunta na sa mission. Na talaga namang literally hindi na nagpaalam sa mga kamag-anak at nag-mission na, iniwan na lang ang kapatid, iniwan na lang ang asawa, ang anak. Eh, hindi naman yun ang ibig sabihin ng kwento. Kaya dapat nauunawaan po natin yung tradisyon ng araw. At nasa gayon, pag nababasa natin ang mga ganitong kwento, nabibigyan natin ng tamang interpretasyon at lalo na ng tamang application. Kung talaga namang may patay, eh, siyempre, papayagan naman ni Lord na maglibing muna ng tatay niya yun. Alam niyang walang totoong patay. Alibay, kwento, excuse. Of course, yung word na alibay, iniba na natin ang meaning sa ating bansa. Ibig sabihin na lang nun, excuse. Legally, of course, it means another thing. So, that's what they had to leave behind. What about us? What we have to leave behind to follow Jesus? Tulad din ng babae, we have to leave behind our water jars. Ano yun? Mga urgent matters ng ating buhay that are not necessarily important. Pagka pinayagan nyo yung mga urgent things, nagmamadaling things, nagsisisigaw na things for our attention, things that scream for our attention, pag lagi kayong nakinig dyan, hindi na kayo makakasunod kay Christ. Hindi na kayo makakapaglingkod. Pag lagi kayong nakinig sa mga meron pa akong gagawin, kailangan gawin ko to, mamamalansya pa ako, maglalaba pa ako, bibili pa ako ng lupa, magtatanim pa ako, etc., 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 namatay na lang tayong lahat, hindi pa kayo nakasunod kay Lord. Urgent things are not always important things. Kadalasan nga mga kapatid, important things don't appear to be urgent. Kaya sila ang napapabayaan. And things that are not so important come as urgent matter. So what happens? Inuuna natin yung nagmamadali at napapabayaan natin yung tunay na mahalaga. Ano pang kahulugan ng water jar sa ating buhay? Our social biases. Tulad din ng babae, sabi, Diyo ka, ako eh, Samaritan, bakit naman tayo mag-uusap? Pero kailangan iwan yon. Kailangan, kung tayo mag-mission, mag-share ng gospel, susunod sa kanya, we have to deal with people that we did not used to like. We have to deal with people that we probably up to now not really like in a personal way. Kailangan tayong willing to leave our comfort zones, our biases, our mindsets, so we can follow Jesus. And then without else, we have to leave our selfishness behind. Yung ating pagiging makasarili, kailangan din yun na iwan. Hindi sarili ko lang, iigib lang ako ng tubig, may kailangan ako, may gusto akong gawin. Hindi, kailangan willing tayo to leave our jars so we can do what Christ wants us to do. And that is to tell the world about Him. It is very crucial. You cannot go on missions carrying your water jar. You cannot go and tell others about Jesus when you're too concerned na bantayan yung water jar nyo dahil baka iniinom ng iba yung laman ng inyong tubig. Kailangan meron tayong certain degree of detachment from these things so we can follow Jesus. What else must we leave behind? Wealth and possessions that become idols and gods
in our lives. Not wealth and possession per se. Hindi kung wealth lang o mga ari-arian yun na. Hindi. Yung mga ari-arian, kayamanan, mga pagpupunyagi, mga plano, mga pangarap, yumaman na sa gabal sa ating kabanalan at sa gabal sa ating paglilingkod. Sinasabi na nga sa Bible, what does it profit a man to gain the whole world and lose his soul? Aanin ninyo ang buong daigdig maging inyo man kung ang kaluluwa nyo ay hindi inyo? O aanin natin ang buong daigdig maging atin man yan kung pagkamatay naman eh wala man lang tayong wealth in heaven? Nakakapagtaka, ang dami mga tao ang buong buhay inuubos sa pagpupundar lamang ng kayamanan, eh mamamatay din naman sila at hindi nila kayang ubusin. Naaatim pa na makipagkagalit sa mga kaibigan, makipagkasira sa mga kapatid at mga kamag-anak, maraming magalit sa kanila, maraming apihin, maraming dayain, para lamang mag-ipon ng mga bagay na lampas-lampas sa kailangan. Ipinagbibili ang kaluluwa para mag-ipon ng mga bagay na ipapamana lang nila kung kanino man baka hindi pa nila alam. Araw-araw, nakikita nyo sa dyaryo, yung mga namamatay, alam mo naman, pag maraming pera yung namatay, ang daming anunsyo, ang lalaki. Isang page, kalahating page. Sigurado, iniisip ko pag nakakita ko ng mga ganyang anunsyo ng namatay, ano, ang dami kang iniwan na pera nito. Siyempre, halangan mang wala ka iniwan, may anunsyo ka pa. Di, ang laki ng pera nito. Ano kaya ang mga ginawa nito para lang ito ipunin? Anong mga sakripisyo ng kanyang personality, ng kanyang personal holiness, ng kanyang relationship with people? Ano kaya ang mga ibinayad niya para lang mag-ipon ng isang bagay na iiwan din niya? Kung sino ngayon ang jackpot, edi yung magmamana. Mahalaga ang ating kaluluwa. Hindi yan dapat ibinabayad para lang tayo mag-ipon ng kung ano-anong bagay na iiwan din naman natin. This is what we have to leave behind. Hindi yung enterprise, hindi yung negosyo, hindi yung pagsisikap. Habang ito ay hindi labag sa kalooban ng Diyos. Habang ito hindi naglalayo sa atin sa Diyos. At habang hindi tayo nababaliw dahil dito at hindi natin ito nagiging Diyos-Diyosan, hindi yan masama. But the moment that all of these things and the pursuit of all these things drive you away from the Lord, it must be left behind. What else must we leave behind? Our slavery. Our Egypts. Our slave mentality. Our slave status. Sasabihin nyo, hindi ako slave. Malaya ako. Malaya akong bumoto ng mga presidente, ng mga senador, etc., etc. Pero kung hindi kayo makatikil man ni Garillo, hindi kayo malaya. Kung hindi nyo mapigil ang inyong init ng ulo, hindi kayo malaya. Pag hindi nyo magawa ang kabutihan na gusto nyong gawin, hindi kayo malaya. Kaya yung sabi ng kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Hindi malaya yun. So sabihin ng iba, naku, ayoko mag-born again, born again. Ha? Ayoko mag-Bible-Bible, ayoko mag-ganyan-ganyan. Baka mamaya, patigilin nyo ako mag-majong. Baka mamaya, sabihin nyo, iiwan ko aking mga kulasisi. Baka mamaya, patigilin mo ko sa aking mga bisyo at mga smugglers. Ayaw niyang lumaya. Sapagkat yung napupunta kay Lord, nagiging malaya. Yung dating hindi ka mabubuhay kung wala yon, ngayon nabubuhay ka na ng wala yon, malaya ka na. Pero may mga tao, ayaw nilang lumaya. Sabihin, huwag mo kong pipigilin dito sa aking mga bisyo. Hindi nila makontrol ang kanilang sarili. They are addicted to whatever. Kaya itinuturo ng Bible, yung dapat marunong tayong magtiis, marunong tayong magtimpi, marunong tayong makontento sa konti, bagamat hindi masama na mayroong marami at na-enjoy natin. Pero, nagiging dangerous when you get too comfortable with wealth or with pleasure. Why? Because when you get to like pleasure too much, and there's a threat that that pleasure might be taken away from you, then you are willing to pay everything, including your soul, just to keep it. Nagigita yung slave. Kaya dapat ang mga Kristiyano, kung meron, meron, masarap. Kung wala, wala. Pero hindi ko dapat ititinda ang aking kaluluwa, kakalakali ng aking buong pagkatao at kabanalan para lamang ako magkaroon ng hinahangad ko. Ang isang taong malaya ay yung taong konti lang ang kailangan at konti lang ang hinahangad. Malaya siya. Kasi hindi mo pwedeng i-blackmail. Hindi mo pwedeng sabihin, o sige, pagka hindi ka sumunod sa akin, hindi na kita bibigyan nito. Eh ano, di sa'yo na yan. Habang meron, okay lang. Kung wala, pwede rin. Yung ganong tao, hindi nyo kayang gawing slave. Sino ang mga taong slave ng kapwa? Susunod-sunod, bubuntot-buntot, papalapalakpak, haharaharana. Kahit hindi nakakatawa yung joke ng tao, tawa lang tawa.
Eh, kasi yun yung may inaasahang hihingin. Inaasahan mo, bibigyan ka niya, susweldohan ka niya, o baka matapunan ka ng konting grasya, so bubuntot-buntot ka, slave! Pero pag sinabi mo, eh sa'yo na yung sa'yo, akin na yung sa'kin, kahit konti. Hindi ako natatawa, hindi ako tatawa. Ayokong gumising ng maaga at haranahin ka ng birthday mo, ayoko, matutulog ako, hindi ako slave. Pero pag may kailangan ako sa'yo, meron akong gustong kunin sa'yo, susunod-sunod ako, bubuntot-buntot ako. Nagkikita yung slave. Kaya itinuturo sa scripture, konti-an ang mga ninanasa, ang mga desire, at nang sa ganon, konti lang ang possibility na ma-manipulate kayo ni Satan. Because the more you want, the more dangerous it becomes. Because nilalagyan natin si Satan ng mga handle para tayo ma-manipulate. Nagpa-blackmail niya tayo. Marami mga tao will walk a mile for a camel. Isipin mo, maglalakad ka isang milya para sa sigarilyo. Di ba? Hindi kaya tamalaya nun. Ganyan ang mga advertisement. Kaya nga, kumisa yung mga advertising, dapat nire-review, nakakasira ng values. Many years ago, meron isang ice cream company, may bata ang lungkot-lungkot. Ba't ang lungkot-lungkot mo, eh, birthday mo? Kasi walang ice cream. Alam niyo na siguro kung anong tatak yun. Ibig sabihin, hindi ako sasaya kung walang sorbetes. Bakit? Hindi ako sasaya kung walang ganito. Hindi ako sasaya. Yan ang ginagawa ng mga advertisement, kadamihan. Ginagawa tayong dependent on too many things. Nagtataka nga ang mga tao ngayon, ba't kaya ang dami-daming mga basura ng Metro Manila? Ba't nung araw naman hindi? Paano ang galing natin gumawa ng basura ngayon? Kasi lahat throw away. Nung araw ang mga tao mamamalengke, may dalang bayong o basket. Ngayon, bawat isang kilo nito, plastic. Isang kilo ng plastic. Isang guhit nito, plastic. Ang dami mong uwing basura. Paano? Nasasanay ka na maginhawa. Maginhawa nga sa sandali, pero pag napuno na tayo ng basura, paano pa? Kaya kailangan, less desires. Willing tayong mapagod, willing tayong mahirapan. Yung tao na ganon, yung willing malungkot, naku, mahirap magkasala yung taong willing malungkot. Kasi karamihan ng kasalanan dahil tumatakas ka sa lungkot. Gusto mo ng konting libang, konting saya. Kaya tuloy nagkakasabit-sabit ang kaluluwa na papahamak sa paghahanap ng konting saya. E di kung malungkot ka, di malungkot ka, magtiyaga ka, malungkot ka eh. Kumanta ka, magbasa ka ng Bible, libangin mo sarili mo, magpakain ka ng mahihirap, maglingkod ka sa mga api, baka ka sumaya. Pero yung hahanap ka ng pleasure, mga relasyon at kung ano-ano para ka sumaya, magtiyaga ka malungkot. Hindi naman nakakamatay ang lungkot. Tsaka yung lungkot eh, mamaya sobrang lungkot na eh, mauubos din siya parang apoy. Yung apoy, subukan ninyo, mamaya mauubos din yan. Meron ba namang apoy forever? Pag naubos na yung nasusunog, di ubos na yan. Ganon din yung lungkot. Aantukin din kayo, mapapagod din kayo niyan. Mawawala rin yan. Pero sa paghahanap mo ng konting aliw, doon nagkapapahamak-pahamak ang tao. Bakit ba tayo takot na takot malungkot? Kasi nga, yun ang ginagawang ni Satan sa atin na deception. Hindi ka dapat malungkot. Kaya nga si Lord, tinawag na a man of sorrows. Alam niya yun, eh sa malungkot ako, di malungkot. Dapat hindi tayo masyadong dependent. May mga tao too dependent on people. Hindi na pwedeng sumaya na walang kasama, kabuntot at mga kabarkada. Kaya kahit na lang mga jablo, sige na, kasama na rin ako. Basta lang may kasama. Kahit na ako mapahamak, mga impacto ang mga ito, lakad pa rin ako dahil ayoko mag-isa. Eh kung nag-iisa kayo, hindi mag-isa kayo, magtiyaga kayo. Yung taong hindi takot mahirapan, hindi takot masaktan, hindi takot malungkot, lalo't hindi takot mamatay, hindi kayang i-manipulate ni Satan. Kaya dapat less and less takot, less dependence, less slavery. Look at these people, the Israelites, they were willing to go back to Egypt. Kahit na nga doon ay idolatrous, nandun na lahat ang Diyos-Diyosan. Kahit na doon ay may sun worship. Kahit na doon sila ay alipin, makakain lang ng bawang. Pero maraming ganong tao, alam nyo ba nakakalungkot? I have heard so many stories. Mga babae na ang kanilang katawan ay itinitinda at pinamimigay kung kani-kanino, mabigyan mo lang ng drugs. Kahit na sino, may drugs lang, sige na. Para lamang sila maturukan ng kanilang mga kung ano-ano mga kailangan ng katawan nila at makasinghot ng kung ano-ano mga sinisinghot at inaamoy-amoy at nilulunok-lunok. Sige na, ibebenta na ang katawan kahit kanino. Can you imagine you become a slave of your pleasure?
That's why while pleasure is God-given, lahat naman ng nerves ng katawan natin, Diyos din ang lumikha. Therefore, gusto niya, meron din tayong pleasure. Pero yung pleasure na hindi kinokontrol, yung pleasure na hindi nilalagay sa lugar, at yung pleasure na hindi tinitikis kung masama ang hinahangad, yan ang nagpapahamak, hindi lang sa ating katawan, kundi sa ating kaluluwa. You've got to turn your back to slavery. Be a free man or a free woman. Kung slave ka ng sigarilyo, ipatunayan mong kaya mo yan sa tulong ng Diyos. Slave ka ng habits. May mga tao hindi nabubuhay kung walang patis. Patis lang, hindi ka mabuhay kung wala. So sabi niya, hindi ko talaga ako mabubuhay kung wala nito. Ang dami-daming arte sa buhay. Kung meron, salamat. Kung wala, wala. Be free from slavery. Sabi sa 1 Peter 2, verse 11, Dear friends, I urge you, as aliens and strangers in the world, to abstain from sinful desires which war against your soul. Sabi ganoon, ako, eh naniniklop tuhod sa inyo, nagmamakaawa, nakikiusap sa inyo, na kayong hindi naman talaga dito sa daigdig na ito, talagang hindi kayo taga rito, kayo yung mga dayo lang dito. Sabi ganoon, iwasan ninyo itong mga pagnanasa na ito na siyang sumisira sa inyong kaluluwa. Napakahalaga. What else do we turn our backs to follow Jesus? Vocations. Yung fisherman, kinalimutan niya na siya yung fisherman. Kinalimutan niya yung kanyang dating hanap buhay. Si Zacchaeus, tinigilan ang kanyang tax collection. Si Matthew, tinigilan ang kanyang tax collection. Hindi lahat ng hanap buhay ay titigilan niyo o tatalikuran. Yung ating mga hanap buhay, yung ating mga pinaggagawa, yung ating mga habits and hobbies that are ungodly and that they hinder the ministry, dapat talikuran. Lalong-lalo, kung tinatawag tayo ni Lord to full-time ministry, then kailangan nating talikuran yung ating ginagawa, kung ano man yun. Kaya lang tiyakin natin na tinatawag talaga tayo kasi yung iba naman eh, binabangungot lang. O kaya yung iba, pag magaling, walang gagawin yung mga officials ng church, kung utuin siya ng utuin, alam mo, calling ni Lord yan sa'yo, calling ni Lord yan sa'yo. Kasi gusto nilang maging worker yung tao. Kasi meron na rin siguro silang selfish agenda dahil pakikinabangan, dahil mahusay. Oras sa tao lang ang nag-udyok o sarili lang nating kalooban at hindi galing sa Diyos, it will not prosper. But if you really know and you are sure that the Lord is calling you to full-time ministry, and you have mga confirmation from the Lord, from other people, from prayerful people, events, alam mo nangyayari, tinatawag ka ni Lord, huwag kayong magbingi-bingihan. Dahil talagang merong mga tinatawag si Lord to full-time ministry. Kailangan, willing tayong talikuran yun. Mga ginagawa natin para harapin yun. Pero hindi lahat ng nasa ministry tinawag. Kaya kailangan nire-review din natin ating sarili. At kahit nasa ministry na tayo, full-time, at nakikita natin hindi naman talaga ako tinawag ni Lord dito, baka na deceive lang ako noon ng sarili kong emotion o ng sabi ng iba, o kaya nandito lang ako sa totoo lang para lang sa sweldo. Eh dapat kayo mag-resign dahil baka kayo tamaan ng kidlat. Baka kayo kainin ng lupa. Kailangan si Lord ang tumatawag. Alam naman natin, pag hindi ka tinawag, hindi magpa-prosper. Kaya kailangan tinatawag. But people, kung meron sa inyo tinatawag ni Lord to go to Bible school, tinatawag ni Lord to be trained to Christian ministry, for Christian ministries, tinatawag ni Lord to become missionaries, pakinggan nyo yan. And talk with me. Marami pa mga Christian groups na laging nakikipag-communicate sa akin, nagtetrain sila ng mga missionaries going to iba't ibang mga countries. Baka tinatawag kayo ni Lord, go. We need workers. The Church of the Lord needs workers that will give their lives, that will make Christian service their vocation. Napaka-importante, no? So you turn your back to your earthly vocations when God calls you. Ano pa po? We also have to turn our back to our excuses. Luke 14, 17 to 20. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, Come, for everything is now ready. But they all alike began to make excuses. The first said, I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me. Another said, I have just bought 5 yoke of oxen
and I'm on my way to try them out. Please excuse me. Still another said, I just got married. I cannot come. Ito po, sinabi na talaga tahasan dito. Excuses lang yon. Katulad din ng I will bury my father or I will say goodbye to my family. These are all just excuses. Hindi totoo. Gano'n po sa ating karami ang puno excuses when it comes to our service. Mag-teach ka naman sa Sunday school. Mag-join ka naman ng ating computer and communication group. Mag-join ka naman ng choir. Mag-serve ka naman as teacher. Puro excuses, excuses, excuses. May asthma kasi ako eh. Sa bagay, meron naman talaga na may mga asthmatic. Kasi mahina ang katawan ko. Kasi ganito ako. Kasi ganun ako. Kasi I cannot speak Tagalog. Ano? Yung ganun. Maraming ganun. Kung ano-ano mga excuses. Sabi ni Lord, lubayan niyo ako. Tumigil kayo ng mga excuses na yan. Kaya sabi niya, let the dead bury their own dead. I mean, tell it to the Marines. Don't pull my leg. Tumigil kayo. Kasi alam ni Lord, yung nagbibigay lang ng excuse. Napaka-importante that we stop giving excuses. O ano mga excuses ngayon dito? Traffic. Luma na yan, bumenta na yung traffic na yan. Kung umaalis ka ba naman alas 4 ng umaga, hindi ka siguro matatraffic. Lagi na lang traffic. May 10 o'clock meeting, darating ng 11, matraffic. Hindi umalis ka 6. Parang hindi ka matraffic. Boring na yan. Yan ang sinasabi ni Lord. Let the dead bury their own dead. I mean, tell it to the Marines. Huwag mo kung ganyan yan. Alam ko. Yeah, excuse, excuse ka lang. Okay? Marami pa tayo mga excuses. Etc. etc. Ang aga-aga kasi. Ang late-late na kasi. Etc. etc. What are the excuses that you offer to God? Yung mga iba, titigil na sa kanilang bisyo. Sabi na, pero, dahan-dahan lang, konti-konti. Magpapalayas ka nilang mga demonyo sa buhay mo. Installment pa. Gawin mo na yung cash. Agad-agad. May discount pa. Papabutihin mo lang ang buhay mo. Dahan-dahan pa. Bakit tayo bilis-bilisan? Kasi gusto. Kasi excuses. Sa Matthew 19, verses 28 to 29, Jesus said to them, I tell you the truth, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on His glorious throne, you who have followed Me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or children, or fields, for My sake, will receive 100 times as much, and will inherit eternal life. Hindi tayo pinasabi ni Lord na hiwalayan mo, iwan mo ang pamilya mo, ang bukid mo, ang negosyo mo, kung hindi naman kailangan. Pero sabi niya, lahat ng sagabal, kung talagang sagabal, ano man yon, sino man yon, sino man ang tumalikod sa mga ito dahil sa akin, makakatanggap ng higit na 100 times over and will inherit eternal life. Huwag niyong payagan ng attachment niyo to things and to people will make your attachment to Christ a sacrifice. Huwag niyong isakripisyo ang relasyon sa Diyos dahil lang sa relasyon sa bagay o sa tao. Christianity is followership. Followership is leaving extra baggage behind. What could be your baggage? Bakit kaya meron sa ating mga kasama na hindi makatuloy-tuloy, paudlot-udlot ang kanilang growth? Hindi makapaglingkod, atras, abante, manikmanaog, walang nangyayari, paikot-ikot. What must be left behind to really follow Jesus? Matthew 5, 29 up to 30. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Kung may relasyon na dapat putulin, putulin na kaysa ang relasyon mo sa Diyos, ang manganib. Kung may bagay na dapat iwaksi, iwaksi. Kung mayroong dapat itapon, itapon. Because to love Christ is to leave the world behind.